Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin guys yung mga potential na stock na pwedeng umakyat ngayong araw na to or ngayong week na to. So tingnan na natin guys, so huwag na natin patagalin. So kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to click a Positional Traders PH. Yan, huwag nyo na rin yung kalimutan yung like at saka subscribe. Maraming salamat guys. So check na lang din guys yung below description. So nandiyan yung mga lesson natin guys, no. So para matapos na natin 'to at masimulan na natin 'to. Tanggalin na natin muna 'to. So alam mo naman madalas kayo sa akin channel. Kung bago ka lang, ayan. So medyo check nyo lang muna yung akin channel sa may description para makita nyo mga lesson. So ayan. So simulan natin yung mga possible na stock na lumipad. So yun naman ang tinitingnan natin sa stock market, yung mga possible na lumipad. Bago lumipad pala, yung mga bago lumipad. So, ayan guys, unahin na natin to si RCI, si Rojas and Company. So, ang RSI nito guys, ayan, nasa 58 pa lang. MACD nito, ayan. So, sign of reversal. So, buy signal to guys, no, si RCI. Ayan, so unang-una, napaka-init agad. Huwag nyo kalimutan guys, yung thumbs up natin kung okay ito at kung okay ito sa inyo guys, dituloy-tuloy natin. Kung hindi, akin na lang. No. So, ayan, potential 3% sa unang resistance para magkaroon ng breakout. Kapag nagkaroon ng breakout, itong tipi natin. So, 16%. So, ayan guys. So, buy signal na tayo dyan kay RCI. So, kung okay sa inyo guys, thumbs up naman dyan guys. Huwag nyong kakalimutan. Ating mga thumbs up guys. So, next natin si MBT. Ayan. Si MBT, so alam naman natin to, long term natin to tinitingnan guys si MBT, no? So huwag na natin tingnan yung RSI nito kasi alam naman natin dito, buy signal na rin to, 66 ang RSI. Ngayon, buy signal near 43.08. So long term natin tinitingnan to. So lahat ng moving average 50, 100 nasa ilalim na rin. So yan ang tinitingnan natin. From current price, karoon siya ng breakout dito sa baba, di ba? Ayan, no? Breakout dito. So, 15% something ang possible. So, ayan, buy signal tayo kay MBT, guys. So, hindi na natin kailangan tingnan yan kasi yan, pang long term na talaga, pwede mawakan yan. So, next natin, si DNL. So, medyo inaapyaw lang natin yung discussion natin kay mga possible na umakyat. Next natin, itong DNL. Actually ito guys, itong DNL, tinitingnan ko, maganda siya gawing long term. Kahit sabi natin, hawakan mo siya ng 6 months or maximum 1 year. So, buy signal to si DNL. So, ayan guys, 7 pesos. 7 pesos na yan. Ang target natin dyan, hanggang dito sa 8.30. So, hawakan mo lang. Kasi nga, kung tinitingnan ko siya sa long term, yung moving average 200 at saka 50 crossover na 'yan. Tsaka lahat ng long term na indicator nasa ilalim na. So maganda siya gawin nga na pang long term. Ayan. So ayan guys, no. So next tayo. Next tayo sa mamaya. So, JFC. Sa JFC, ayan. So, nag-bounce na ulit siya sa 7, no? Sa 69, tapos nag-71. So, maganda to kay JFC talaga to. Long term talaga lagi to guys, no? So, MACD nito maganda. Bullish na bullish. Buy signal tayo. Kasi ang tinitingnan ko dito kay JFC, ito guys, na sign of reversal. Kung, kapamilya kayo guys masyado sa sa candlestick pattern. So, tatlong black hook tapos sabay ng isang bullish candle, sign of reversal 'yan na bullish na stock. So, ayan guys, buy signal tayo kay Jollibee tapos ang target price mo muna yung una, itong level na 217. Ayan. Hala, ayusin natin. Ilang ba percent ito? From at 196, ayan,
Gumagalaw na naman ah. Ano, 196 ang dyan dito sa 2117. So mayroong 9, ang layo nito yan. 10% guys. Ayun, may 10% na possible. So yan, buy signal tayo kay JFC. Ang next natin, si IMI. Ayan, IMI guys. So next natin si IMI. So check nyo lang yung mga news dito kay Investa o kaya sa mga ano, mga bulletin or mga JMA7, EBS-CBN, kung meron pa. So IMI, MACD, bullish na bullish. Net foreign may pumasok na 1.95K. RSI nito guys, 67. So buy signal tayo near 7.10. So yan ang 7.10. Kapag nabasag yung 7.10, abang ka na lang dito sa 6.8. Kaya kapag nabasag yung 6.8, sell signal na guys, no? So unang target natin dito, unang target, 7%. So kung kaya pa hawakan at kaya pa abutin to, ayan yung next target, 10 pesos. 35% return yan guys, no? So medyo matindi itong basagan kasi mahaba yung consolidation dito sa area na to. So medyo tsaga-tsaga lang. So 7%, 6%, okay na yan. Next natin, si AXLM. Ayan. So tinitingnan natin din to si AXLM base dun sa buy signal natin, si AXLM. Ayan. So si AXLM, ito ang tinitingnan ko guys, yung up sa yung channel na to, uptrend na to, yung RSI niya, ganun din yung top niya. So nag-bounce din siya, ayun, no, yung bounce niya. So tinitingnan lang natin possible din sa price movement. Ayan, yung price movement niya sumusunod din guys, no. So unang target natin dito, buy signal tayo malapit sa 2.9. Kapag nabasag tong ano, nasa 2.9 tayo guys, kapag ito, nabasag tong level na to, 2.8, sell signal ka na dyan. Unang target price natin, itong level na to, 7% yan. Ngayon, kapag kinaya pa, ayan, kapag kinaya pa, kung kaya mo mag-hold, ayan. So, yan ang next target mo, 23%. So, just in case, bullish talaga, at kaya i-retest itong 3.6 ito, di hold mo lang. Next natin, si MPI, ayan, ilan na lang ko to. MPI, tayo. So, bagong kuha lang natin to sa screen natin. MPI, tinitingnan natin to guys, long term talaga, na. So, makikita mo naman yung channel ni ano ni MPI, ayan. So, yung channel niya uptrend talaga, tapos yung price ganun din. So, MACD nito, ayan. So, may momentum. So, saglit lang naman yan, mag-sign of reversal. Just in case na magkaroon ng green na malaki to, ayan. Positive pa siya ng 3.15 billion, ang laki na kinita. So, buy signal tayo. Mas malapit makuha mo sa 405, mas maganda guys, no? So, ang target natin dyan kay MPI. So, alam naman natin, maganda na operation nito, lalo sa Luzon Expressway. Ayan. Yan ang 19.36 ang kung kaya mo i-hold siya ng long term. Kahit mga 6 months, 1 year. Long term taga-taga guys, minimum yan, 3 years. No? Para solid. Lalo na to uptrend pa to. Ayan, mga target, mga return, 30%. Ayan guys, no? Kay MPI. So next tayo, bagal ng ano ko ah. Next natin, so tapos ni MPI, dami pa pala ako, IRC. Ayan, IRC. Kailan natin sa tech na to.
Guys, IRC. So, bisignal lang ito guys, IRC. Yeah. RSI nito, check natin. So, RSI nito around 62. So, bullish pa rin after may momentum pa rin. So, position lang muna to si IRC. So, ayan. So, buy near 1.57 or 1.55. Ayan. Mas malapit sa 1.55, mas maganda. Unang target natin, around 171, 9% yan guys. Next target mo, kapag kaya pa at bullish talaga, so ayan, sa 2 pesos. Ilan ba to? 2 pesos. Ayan, so 27% ang return yan guys. So, uptrend to guys yan, sa IRC. So kung kaya mo naman i-hold to, kasi kita mo naman gumagawa siya ng box. Ito, yung box na yan. So, ilang beses ko na rin na-discuss to, guys. Kung kaya mo naman hold to, hold mo na lang. Ayan, box, oh. Tapos, gawa ulit siya ng box dito. Ayan. Gumawa siya ng box as up. Tapos, nag-retest. Tapos, gawa ng box up naman ulit. So, ayan lang. Kung kaya mo naman i-hold, magandang ano nito, guys, ha? Maganda yung project nito ni IRC. Check nyo na yung fundamental o yung mga project niya. Next natin, si PXP. Palit tayo ng internet. Okay, si PXP guys. Uptrend to pa rin no guys ni si PXP. So, na-discuss na rin natin to last Friday. So, ayan, halos na ni-review lang natin to si PXP. So, RSI nito, so nag-bounce na 66. So, tinitingnan natin dito, buy signal near 11.4. So, kung pagdiyan, unang target mo ito. Ayan, so 11% din yan. So, ang next target niya, kapag nabasag yan, check natin dito. Bagal ah. So, next resistance nito dito sa level ng 16 pesos. Yan, 16 pesos guys dito sa level na to. Ang next target. So, siya na medyo mabagal ay yung level na yan. Mga 16 pesos guys yung level na yan. Ang next target na yan. Yan, level na yan. So, ayan guys, no? So, yan ang mga target next kay PXP. So, hold lang. Ang maganda kay PXP, just in case okay yung news sa West Philippine Sea, ay di another 50% na naman yan. So, next natin si Now. So, isa sa mga in-screen ko din to na bago. So, tingnan natin. So, parang nag-ano na to, nag-bounce na to si, ano, si Now eh. So, ang maganda sa kanya guys, ang tinitingnan ko dito, yung RSI niya, 50 na. So, above, may momentum na to. Yung, MACD na naman niya, saglit na lang to, mag-reverse na to mga dalawang araw o magkaroon lang ng buwelo. So, unang target natin dito kaya, no, buy near 4.07, unang target mo sa 4.64, 6% yan. So, kapag na-break yan, hold mo lang. So, next possible na isell mo, malapit sa 5.44, or kapag nakikita mo, hindi na kaya
basahin yung 5.44, sell mo na. So ang cut loss natin dyan, guys, dito sa level na to, yung 3.8. Ayan. Pag nag-dip ng 3.8 at nag-close dyan, cut loss na agad. EPX natin, next. EPX guys, ang SI nito 57 o 58, MACD nito. So to be followed na lang din naman yung MACD niyan, maganda earnings nito guys, no. So buy signal niya 1.8. Ayan guys kay APX. So maganda earnings nito kay pangilinan din to eh. So kapag nakabili ka dito sa 1.95, ang target mo dito. So 13% din yan guys, no. So yan muna tinitingnan natin, 13%. Then after nyan, i-follow up na lang natin tong EPX na to. So kapag medyo lumapit siya sa 1.8, mas kunin nyo. Ito ang maganda guys, kapag lumapit sa 1.8, mas kunin nyo yung presyo. Huwag lang mabasag, mag-close below 1.8, cut loss na yun. Next natin, ni. So, sini, buy signal to guys, no? Kita mo naman yung RSI nini. So, ayan. So, 63. Ang inaabangan ko dito rin kay ni, ganito, mabasag to na RSI na to. Ayan. Maganda yan, guys. Kapag nabasag yan, nasa around 67, 68. So, buy signal na rin to sini. So, ang ganda ng ano niya, ng consolidation niya. So, ilang araw na yan, gumagawa ulit na naman siya ng box. Yung kaabang-abang kay ni how tapos yung kita mo yung candle, yung moving average 50 100 200, so nakatutok talaga sa uptrend. At saka kung sa long term ba tinitingnan, maganda gawin. So ang target diyan, so around itong level na to, so patingin nga natin to. Bagal lang net ko. Grabe yung dip niya pala. Ang ganda ng earnings pala nito. Ayan guys, ito ano. From current price. Ayan. Ititingnan natin. So 14% 'yan. Grabe pa lang yung inap nito. Sabi natin dito na lang sa piso. 163%. Kung dito sa dip mo nakuha, malabo din naman sa dip eh. 200% na mahigit 'to. Oh. Grabe pala 'to. Ganda, ganda. So maganda hawakan 'to si Nihaw. Weekly niya ang ganda pa 'o. Oh. So next natin si TikTokers. So ito, buy and hold lang to si Tech. So maganda naman ang project nito sa ano, yung sa nakuha niya sa US. Abang-abang lang guys. So kung kaya mo naman mag-hold, yung RSI nito guys, naka-downward na yan. So 67, pero may net foreign, kita mo guys. So ilang araw na pumapasok yan. Maliit lang yung lumabas na net foreign na 500,000, MACD bullish na bullish. So, kung kaya mo makuha dito sa 6.25, kung mo dyan sa 6.25, sabi natin mga 6.29, unang resistance, 11 pesos. Kapag nabasag yan, hold mo lang. Tapos, dito ka na dapat magbasag dito sa level na to. So, 7 po, or nasa 8 pesos, so 25% yan. No? So, ano lang to, buy and hold lang muna to si Tech. Next natin si Nickel.
So, ayan, tatlo na lang. Ang SI nito, nagkakaroon ng correction 73. So, magandang fundamental guys nito ni, ano, ni Nickel. Kung mapag-aaralan nyo. MACD nito, bullish pa rin. At saka yung net foreign nito, tuloy-tuloy pa rin ang pasok. Oh. Yan yung ano. Ito yung sinasabi ko sa group chat na maganda to gawing ano, long term si Nickel based dun sa study ni Cole Financial kung napag-aralan nyo. Check nyo rin yung lagi yung mga study ni Cole Financial regarding dito kay Nickel, no? So, buy signal na for 4.11. Ayan guys, no? So, ang target price mo dito, 5 pesos o 4.9. So, nagkakaroon siya kasi ng head and shoulder. Kumbaga, wave 1, wave 2, wave 3 na to. Nasa wave 3. So, ang target niya 4.9. So, 12% pa rin yan. Ngayon yung 5 pesos ang susunod natin tinitingnan dyan. Mga 14%. Mga 14%, 15%. Ayan. So, mga, 6, mga 15% yung 5 pesos. Yun ang tinitingnan natin dyan. Tapos, magagawa ulit ng 52-week high. Next natin, ani. So, halos review lang naman to guys. So, halos na ulit-ulit na natin ito ng mga nakaraan. Halos tinitingnan lang natin kasi yung iba nag-pull back na rin naman. Kaya, nire-review na lang natin para just in case makasalo pa rin tayo. Ayan. So, RSI nito, bullish na bullish yung ani na to. Ayan, bullish na bullish na yan, 64. May momentum talaga. Ngayon, ang unang target mo kasi dito kay ani guys. Ayan, kailangan magkaroon siya ng breakout dito sa level ng 8.76. So, 5% din yan. After nyan, titingnan natin yung next target, itong level na to. Ayan, yung resistant na to. So, 44% din yan o 45%. So, ayan, check nyo lang to guys. So, pwede mo yung hold to kahit 6 months o 1 year. Yan yung level na yan. By signal, near 7.65. Kapag nag-close below 7.65, sell na kayo. Cut-loss na agad. Next natin. Si LR. Si LR, alam naman natin to guys, pang long term natin to. So, wag nyo na tingnan yung RSI nito kung long term naman iniisip nyo. Pero kung chupetero kayo, mahalaga sa inyo yung RSI. So, mark dito, sign of reversal. So, just in case, kung kaya nyo makuha dito sa around 1.5 o mas malapit sa 1.5, kunin nyo. Ngayon, kung iniisip nyo long term, kahit hawakan nyo muna ng 6 months or maximum kayo ng 1 year, or kung gusto kayo nyo i-hold to up to 5 years, mas maganda. Kasi nga maganda rin ang project nito ni LR. So, isa sa mga ano nito, properties nito nasa Boracay guys, no. So, ayan, so 47.13 ang pinaka target 2 natin dito, yung TP2, yung TP1 natin 13%. So, kung kaya mo i-hold to, hold mo lang muna to si LR. So, ayan guys. So, buy and hold lang muna to si LR at least 6 months. So, kung kaya mo i-hold ng 6 months to at busy-busy ka sa tabaho mo, ayan, nabilin mo si LR. Check natin earnings. So, ayan, negative siya ng 268. So, due to pandemic, no? So, mga indicator natin 200 at saka moving average 150 at saka 50. Pang long term talaga yan, guys. So, kitang-kita na sa ilalim na yan. Uli natin guys si MWC. So medyo binilisan ko lang guys kasi medyo tagod na rin ba guys. So kapag nasa Pilipinas tayo, magagawa ng video, mas maaga yung upload natin, mas maaga yung study. So maganda earnings. So long term natin to tinitingnan or 6 months, 1 year natin tinitingnan to si MWC.
Just in case busy ka naman. So, pwede naman to pang-chupet. Kahit 10% ka lang dito, 5%, pwede na. At least nasa malapit naman siya sa support level niya. Oh. So, ayan guys, no? So, buy near 14.81. Ngayon, kapag nabasag yung 14 pesos, sell signal ka na. So, unang target mo ito. Ayan yung unang target. Yung 27% yan, guys. So, ayan guys, uptrend naman to. So, moving average 50, 100, tsaka 200. Nag-cross over naman yung 200 tsaka 100 pang long term. Ayan guys, no? Yung tinitingnan natin. So, maraming salamat guys. I hope may na-share ako sa inyong information na pwede natin pagkakitaan. Maraming salamat guys.